Isang simbolo ng kapayapaan at katapangan ngayon ang pagpapatayo ng Greenfield National High School Maria Caridad Extension sa Barangay Maria Caridad, Arakan, Cotabato, kung saan kinakapitan ito ng mga residente ng lakas ng loob para hindi na muling madinlang pa ng New People's Army at makapamuhay sila ng payapa. Dala-dala ang kanilang magagandang pangarap, lalo na sa mga kabataan sa lugar. Narito ang report. Sumibol ang isang panibagong yugto para sa Barangay Maria Caridad sa Arakan, Cotabato. Matapos matigil ang operasyon ng Father Fausto Tentorio Memorial School Incorporated na nakitaan ito ng mga paglabag sa lituntunin ng Department of Education, lalo na't nasilip din ng ahensya at maging ng kasundaluhan ng 72nd Infantry Gabay Battalion ang koneksyon ng institusyon sa makaliwang grupo. Nabunutan ng tinik, ika nga, si Barangay Maria Caridad Chairman Ruben Commission Anarna dahil sa pagkakabisto sa lihim ng organisasyon na muntik nang ikinasira ng kinabukasan, partikularmente ng mga kabataan sa lugar. Ang management na sit-in sa mo ang barangay sesyon, kagawad pa ko na time, gipresent nila nga mauni ilang programa, magtukudog eskwilahan, libreng eskwilahan. Siyempre sa itong panahon, nalipay kami, kay tungod nga wala jud mi high school diri sa amo ang barangay. So nagbilin sila og kanang mga document nila nga kung mangita ang mga sundalo kunuhay na ami ipakita. Nilabay na ang mga tuig, na-assignan mi diri og tropa nga gikandakan mi og kanang community support program didto na natuki nga may mga nagapistimony na nga maunim na ay koneksyon sa PICAS. Ang Greenfield National High School Maria Caridad Extension ang nagsilbing gamot sa sugat na iniwan ng Father Fausto Tentorio Memorial School Incorporated. Sa paghilom ng takot at pangamba ng mga residente ay ang unti-unting pagbangon ng mga naudlot na pangarap ng mga mamamayan. Gusto na ko pag makagraduate na ko kahit one course so is police. Kaya gusto na ko makatabang ko sa akong pamilya kay dati, grabe yun ilang paningkamot para lang mapa-eskwila mitaro. Excited kong makaigto sa eskwilan para nga may ara ko nga matunutan. Nasungkit lang din naman ng paaralan ang pinakamataas na marka sa paksang math sa ginanap na division exam. Sasabi natin ng medyo traditional yung approach natin sa pagtuturo kasi nga kulang tayo sa instructional materials. Yung passion na lang po sa pagtuturo sa mga students yung managawa namin. Nagbigay suporta rin ang Gawad Kalinga para sa paaralan sa pamamagitan ng Adlai Rice Farming. Ito isa yung bagong plataforma ng Gawad Kalinga na kung saan mapuntahan, makonekta yung mga kababayan natin na napag-iwanan. Yung mga community, barangay, at saka yung lalo-lalo na yung mga kababayan natin mga magsasaka. Magpadayon kita sa mga Adlai Rice kay mas dako kayo matabang sa mga tao na nagsud-lisod karon sa. Mas paigtingin pa ng pamahalaan ang kampanya sa pagpapatayo ng mga paaralan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. This was an initiative started by Secretary Liling Briones. We call them the last mile schools. Mauni siya ang pinakaunang intervention sa Department of Education. Nag-establish ta og mga eskwalahan sa GIDA areas to catch katong mga batan-on o mga bata na kinahanglan mag-eskwela pero they feel na layo ang ubang mga eskwalahan sa ilaha and so dili na sila nag-eskwela. Dito nakikita namin ang coordination approach and lahat ng mga agencies as well as yung mga concerned NGOs ay nagsasama-sama para lang maipaabot ang mga government services doon sa constituents, doon sa communities dito sa area of coverage namin. Kami sa 72nd IB ay tuloy-tuloy sa aming mission to maintain and promote
lasting peace in the area of Cotabato. Sa datos ng 72nd IB, matagumpay na namonitor at napatigil operasyon ang tatlong NPA-affiliated schools sa AOR ng batalyon. Patunay lamang ito sa sinseridad ng pamahalaan na protektahan ang mga panibagong henerasyon ng kabataan laban sa rebolusyong ideolismo ng mga NPA.